Good day! So, for today's video, ang lesson natin is about determine the equation of a quadratic function given the table of values. Yung previous na video ko is also about determining the equation of a quadratic function, pero ang given doon ay graph. Okay? So, ilalagay ko na lang ulit sa description box yung link ng ating previous lesson para pwede ninyo siyang balikan anytime. Okay? So, pasensya na kayo kung ganito ang boses ng inyong mamshi. Masyadong nag-consonant na maos ata sa cons. Okay? So, we need to recall the concepts on solving linear equations using different methods such as substitution, elimination, or graph. So, itong lesson na to, if I'm not mistaken, ay parte ng inyong grade 8 math. Okay? So, this is about the systems of linear equations. But we are more into the use of elimination method. So, yun yung more ang gagamitin natin. Okay? So, this is very easy. Okay? Susundin nyo lang yung steps na to kasi I only have one example. Okay? Kasi medyo haba yung solution niya, pero madali lang naman siya kasi paulit-ulit lang yung gagawin niya. Okay, let's have example. Okay, so, derive the quadratic function from the table of values. Kasi diba, isa mas a way para ma-determine ang equation ng quadratic function ay ang table of values. So, ito na nga yung ating example. So, let's have the table of values. So, sa table of values natin, given ang values ng x at saka ng y. Ibig sabihin, may ordered pair na tayo dito. Wala ka nang isa-solve na points. Okay, so, again ha, sa table of values, given na yan, kompleto na yan, wala ka nang kukunin or isa-solve na points. So, ang kailangan lang natin kunin dito ay ano ang quadratic equation ng function na nasa table of values. So, let's have the solution. So, first step, we need to take any three ordered pairs, x, y, from the table of values. So, any three. So, in this case, ang kinuha ko, yung tatlong magkakasunod na lang. So, we have first pair natin. Oh, hindi ba nakikasama? 1, 5. Second pair, 2, 11. And then, yung third pair natin, 3, 19. Okay, so kayo, depende sa inyo kung anong gusto nyo, basta tatlo lang. Okay po, kung gusto ninyo 771, 541, pwede naman po. Second step, substitute the values of x and y of the three chosen points in the form y is equal to ax squared plus bx plus c. So, this is the general form. Yung una nating topic, yung given ay graph, ang ginamit natin doon ay vertex form. Pero dito, ang ginamit natin ay general form ng quadratic function or quadratic equation. So, iisa-isahin natin i-substitute yung bawat ordered pairs na kinuha natin dito sa general form natin. So, let's use 1, 5. Substitute natin dyan. So, 1, 5 ha. Yung 1, this is the x. Ito yung x. And then, yung 5 is the y. Okay? So, we have 5. Ayan, sinubstitute lang. 5 is equal to a times quantity x 1 squared plus b times 1 plus c. Then, simplify natin. We have 5 is equal to a plus b plus c. Kasi 1 squared ay 1 times a ay a. B times 1 ay b. And then, copy C. So, this is our equation 1. So, ibig sabihin, kung tatlo yan, makakagawa tayo ng tatlong equation. Gamit naman yung 2, 11. Ang 2 dito ay x, and then ang 11 ay y. Substitute nyo lang. 11 is equal to a times quantity 2 squared plus b times 2 plus c. 2 squared ay 4. 4 times a ay 4 times a ay 4a plus b times 2 ay 2b. That's why we have 11 equals 4a plus 2b plus c. O, bakit 4? 2 squared, 2 times 2 ay 4. 4 times a ay 4a. Yan yung second equation natin. Then last natin, we have using 319,
substitute lang ulit. 19 is equal to A times quantity 3 squared plus B times 3 plus C. So, 3 squared ay 9. 9 times A ay 9A. So, therefore, we have 19 equals 9A plus 3B plus C. That is our equation number 3. Okay? So, next natin, hindi pa tayo tapos dito. Kinuha pa lang natin yung tatlong equation natin na gagamitin natin sa solution. So, tatandaan nyo lang yung steps na to, ha? Okay? Let's have the next step. Ito, sulat lang natin. Yan yung equation 1 natin. Galing yan dun sa kanina nating sinolve na mga equation. Then, equation number 3. Next step natin is, we need to solve the systems of equations by combining two equations at a time. One at a time, okay? So, ano to? Lahat ng equation na to, susubtract natin sila sa isa't isa. Okay? One at a time lang. Siyempre, dalawa-dalawa lang na. So, sundin nyo lang to, ha? Solving for equation 2 and 1 to eliminate one variable. So, equation number 2 minus equation number 1. So, it will become like this one. So, equation number 2 yung unahin natin. 11 equals 4A plus 2B plus C minus equation 1, 5 equals A plus B plus C. So, ang purpose nitong ginagawa natin is para mawala yung isang variable. Kasi ang gagawin natin dito, class, uunti-untiin natin na may matirang isang variable na lang sa bawat equation. Okay? Kailangan sa bawat equation ay ma-isolate tayo na isang variable para makakuha tayo ng values ng A, B, at C. So, in this case, ang matatanggal dito ay si variable C. So, subtract natin ito, we have, this is minus, syempre, mati-change yung sign ng subtrahend mo. So, makakancel yung C, kasi C minus C ay 0. So, 2B minus B ay B. 4A minus A, syempre, kailangan combine similar terms kayo. 3A, then 11 minus 5 ay 6. Now, this is our fourth equation. Nalagay nyo ng mga number yung mga equation nyo para hindi kayo nalilito. So, tapos na tayong mag-subtract ng two, equation 2 at equation 1. Next natin na i-subtract equation 3 at saka equation 2. So, ayan po. Subtract lang ulit yan. Equation 3 minus equation 2 yan, ha? So, ma-isolate din dito ulit. Maka-cancel ang C. C minus C ay 0. So, canceled out na yan. 3B minus 2B ay B. Kasi 3 minus 2 ay 1. Copy B. Then, 9A minus 4A ay 5A. Then, 19 minus 11 ay 8. So, this is our equation number 5. Next natin, isubtract naman natin ngayon si equation 5 at equation 4. So, in this case, kapag sinubtract natin yung dalawang yon, ma-eliminate yung isang variable at makukuha natin yung value ng A. Okay? Makukuha natin yung value ng A. Kasi ma-eliminate yung isang variable. In this case, ang ma-eliminate dito ay si B. Si B. Tapos, ang matitirang variable ay si A. So, dahil natira na yung variable A, yung makukuhang value niyan, sagot yun kay variable A. So, we have 5A minus 3A ay 2A, 8 minus 6 ay 2. So, divide natin ito both side by 2. Ayan ha, A is equal to 1. O, bakit 2A? 2A divided by 2. 2A divided by 2 ay A. 2 divided by 2 ay 1. So, therefore, the value of A is 1. Okay? So, letter E, substitute natin yung fifth step natin. Substitute A is equal to 1 in equation 4 or 5. So, kahit ano sa dalawang equation, sa substitute mo yung value ng A.
So, we have, ang kinuha ko dito ay equation 4. Sa-substitute mo lang dito yung value ng A para makuha mo yung value ng B kasi ma-isolate na yan. So, 3 times 1 ay 3. So, next natin, 3 times 1 ay 3 and then transpose natin yung 3 sa left. 6 minus 3 ay 3. So, ang value ng B ay 3. May value na tayo ng B. Next natin, last step natin. Ay, hindi pa pala ito yung last. Second to the last ko. Substitute natin yung A equals 1 and B equals 3 kay equation 1, 2, or 3. Kahit ano sa tatlo. Pili ka lang ng isang equation na pagsasubstitutan mo ng A at saka ng B. So, ang pinili ko dito ay yung equation 1 kasi madali lang to, ABC lang to. So, substitute natin yan. Kung mapapansin nyo, ang matitirang letter ay C. So, ito na lang yung hinahanap natin, variable C. So, yung makukuhang value dito, yun yung sagot kay variable C. 1 plus 3, this is 4. Transpose natin yung 4 sa left. 5 minus 4 ay 1. So, ang value ng C ay 1. Ibig sabihin, itong mga value ng A, itong value ng A equals 1, B equals 3, at C equals 1. Ito yung ilalagay natin na mga values dun sa mga numerical coefficients ng ating general form na Y equals X squared, AX squared plus BX plus C. So therefore, dito, ito yung general form natin. Yung A, B, at C, papalitan mo ng mga nakuha mong value dito ngayon sa solution. So therefore, the quadratic equation of this function is Y equals X squared plus 3X plus 1. Bakit wala ng 1 dito sa unahan ng X squared? Automatic na yon na 1 yon, okay? Tapos yung B natin, ito, 3X, kasi may X yun sa tabi yung B. So, copy mo lang plus 1. O ito, hindi mo pwedeng sabihin na automatic na yung 1 yan kasi wala naman siyang katabing variable. So, ito yung ating quadratic equation, okay? So, I hope naiintindihan ninyo itong lesson natin for today. Huwag kayong malilito, medyo mahaba lang yung solution. Sundin nyo lang yung steps natin. So, that's it. Bye-bye!